Naging ilag na ako sa ospital mula nang maranasan ko yun. Hindi ko yun ikinuwento kahit na kanino kasi cool kid ako noon. Parang hindi cool kung malaman nilang may kwento ako na para sa iba, kamonggihan lang. 16 ako nung maka-encounter ako ulit ng aswang. Last year ko nang makakasali sa basketball camp. Kaya nag-ipon ako nung pasukan pa para hindi masyadong mabigat sa bulsa nila papa yung bayad. Medyo malayo kasi yung magiging camp namin kaya mas doble yung bayad. Ayun, nakasama ako. Okay naman lahat nung umpisa. Kasama ko ang mga kaibigan ko at may mga bago kaming nakilala. Yung kampo, seminaryo. Nakakalaban namin minsan yung mga seminarista. Minsan naman kakampi namin sila. Linggo, pagkatapos ng misa, nagpaalam kami kay coach na kung pwede maglibot sa lugar, sa labas ng seminaryo. Noong una hindi sana siya papayag kasi hindi niya kami masasamahan. Kaso sinabi namin na malalaki naman na kami, kaya na namin ang mga sarili namin. Kaya sabi niya, sige nang ah. Basta daw babalik kami bago magdilim. Yun, gumala kami tapos naligo ng konti dun sa sinasabi ng mga seminaristang ilog. Malinis yung ilog. Maraming ang nangingisda eh. At nakita namin doon yung isa sa mga tagaluto sa camp, si Ate Marie. Pinakilala niya kami sa asawa niya. Nakisawsaw kami sa pangingisda ni Kuya pati paghuli niya ng mga hipon. Bandang alas 5 na nung maisipan naming bumalik na ng camp. Nakisuyo naman yung asawa ni Ate Marie na isabay na namin si Ate at pumayag naman kami. Dumaan nga muna kami sa bahay ni Lay. Doon, nakita namin na pinadalhan siya ng asawa niya ng langis na nakabote at yung buntot pagi. Na-curious yung isa kong kaibigan kung bakit siya pinadalhan ng ganun. Ang sagot naman ng asawa ni Ate, protection ng mag-ina niya. Protection laban sa aswang. Halata sa mukha ng mga kaibigan ko na hindi sila naniniwala. Well, siguro kasi nasa Luzon kami eh. Eh di ba, ang mentalidad ng karamihan, ang mga aswang sa Visayas at Mindanao lang daw. Pero mali sila doon. Hindi ako umimik noon, pero habang naglalakad kami pabalik ng camp, sinabayan kong maglakad si Ate na nahuhuli. Ate, anong maitutulong nung langis? Tanong ko. Busy ang mga kaibigan ko sa pagkikwentuhan at kulitan at ilang metro ang distansya namin sa kanila kaya hindi ako nag-alangan na maririnig nila kami. Kukulo yung langis pag may aswang sa paligid. Itong buntot pagi naman, takot sila dito kahit madaiti lamang ang balat nila. Sagot ni Ate Marie. Naniniwala ka ba sa aswang? Maya-maya ay tanong niya. Ang sagot ko naman, curious lang ako. Pagdating sa camp, nagpaalam na ako kay Ate. Bago ako makatulog ng gabing yun, parang hinahalukay ang tiyan ko sa pinaghalong takot. Ang laman ng panaginip ko nung gabing yun at nung sumunod pang gabi ay ang naranasan ko nung 13 anyos ako. Last day, last night namin sa camp. Dapat may farewell game pero dahil madaling araw pa lang umuulan at sumisipol na ang hangin. Hindi natuloy. Kwentuhan na lang kami hanggang sa matapos ang tanghalian. Nagdesisyon kasi yung mga coach na mag-rent na lang ng movie sa kabayanan. Wala pang Netflix or wifi nung panahong to. At usong-uso pa rin yung mga movie rentals. At namili na rin sila ng makakain para sa film showing. Medyo tumila kasi ang ulan at kumalma ang hangin kaya sinamantala nila. Pero sinabihan pa rin namin silang mag-ingat lalo makurba ang daanan pababa ng kabayanan. Hindi naman liblib yung location ng camp. Mapuno lang talaga at makipot pa ang kalsada. Pag alis nila, siguro ilang minuto lang, yan na naman ang ulan at hangin. May tatlong coach ang naiwan. At pinagtipon-tipon na lang nila kami sa cafeteria ng seminaryo. Andun si Ate Marie kasama pa ng iba pa niyang katrabaho. Nagluto sila ng champurado. Kanya-kanya kaming linya. Pero nung ako na, napansin kong kahit umuulan pinagpapawisan si Ate. Tinatanong ko siya kung may masakit ba sa kanya
to think na buntis siya kahit hindi pa talaga halata. Kanina pa yung ibon dun sa may puno. Sagot niya. Pagtingin ko, may ibon nga. Sa kabila ng malakas na ulan, andun lang ito at parang walang paki. Yung isang katrabaho ni Ate Marie, pinaupo muna siya. Ako naman, pagbalik ko sa mga kaibigan ko, ginuso ko yung ibon. Kahit sila nagtaka. Pero yung iba, na-amaze sa laki nito. Alam namin ang itsura ng lawin at agila. Yung ibon na yon, walang pagkakahawig sa dalawang ibon na nabanggit ko. Parang uwak na malaki, sabi ng isa na nasa kabilang mesa na nakatingin na rin. Yung isang kakamp namin na sutil, lumabas at binato yung ibon. Natamaan niya, pero hindi pa rin natinag. Andun pa rin. Yung isang tagaluto nagalit sa ginawa niya. Kasi kung hindi naman daw kami inaano, hindi kailangan mambato. Kaso inulit niya kasama ng mga kagrupo niya. Nung natapos akong kumain, kinamusta ko si Ate Marie. Nasa loob pa rin siya ng kusina. Pinuntahan ko siya. Naabutan ko siyang umiiyak. Hindi ko alam na sinundan ako ng mga kaibigan ko. Kaya nakita nila yung pinakita sa akin ni Ate. Kumukulo yung langis sa may bote. Aswang yung ibon. Siya yung may gawa nitong ulan, sabi ni Ate. Sa tingin ko, kung hindi nakita at nahawakan ng mga kaibigan ko yung bote ng langis, tatawanan nila si Ate Marie. Kaso tameme sila. Ako lang ang kumakausap nun kay Ate. Sabi ko siguro mas safe siya kung bukas na siya uuwi at napakalakas na kasi lalo ng ulan. Pumayag naman siya. Nagpasabi na rin siya dun sa kasamahan niyang uuwi pagkatapos ng tanghalian na hindi na siya uuwi, aantayin na lang niyang makaalis kami ng umaga. Sinamahan na lang namin siya sa may kusina. Naghugas siya ng pinagkainan, kami naman nagpunas ng mga yon at nagtaob. At sa muli kong pagtingin sa bintana, apat na ibon na yung nasa puno. Mas maliit ng dihamak sa ibon na nauna, pero parehong hindi nila alintana ang malakas na ulan. Alas 6 na ng hapon, nakabalik yung mga coach na pumunta ng bayan. Sa may taas kami ng seminaryo, nag-ipon-ipon para manood. Tinanong namin yung coach namin kung pwedeng makinood din sila Ate Marie. At sabi niya, pwede, naunahan lang daw namin siya. Pinatawag niya na rin sila sa amin para makapagsimula na. Kapis ang style ng bintana na malaki, parang kasya ang limang akyat bahay doon sa taas ng seminaryo. Mapuno sa kanang parte ng kwarto kaya hindi sinara yung mga bintana doon kasi natataluban ng mga puno ang talsik ng ulan. Walang ibon doon nung magsimula yung movie. And we felt safe kahit si Ate Marie. Kasi diba nga, strength in numbers. Kaya lang kalagitnaan ng movie, napatingin ako sa bintana. Sa mismong bintana, nandun na yung ibon. Yung malaking ibon at katabi niya rin kasing laki niyang ibon pero kulay puti. Hanggang sa hindi na lang ako yung nakapansin. Yung isang camper na nasa pinakamalapit sa bintana, tinawag niya yung isang coach. Papalapit pa lang yung coach na yun para bugawin sana. Inispread na nung dalawang ibon ang mga pakpak nila. Yung kulay itim, tinungo yung pwesto ng grupo na nangbato sa kanya kanina. Yung kulay puti, sa direksyon ni Ate Marie, sa amin. Kasi katabi ko si Ate. Ariel! Tawag sa akin ang isa sa kaibigan ko. Tinuro niya yung projector. Imbis na shadow ng mga ibon yung nakakast doon, hindi. Anino ng dalawang tao na nakabuka ang mga braso at hita at lumulutang sa ere. Tinignan ko yung papalapit sa amin na ibon. Ibon pa rin naman ang nakikita ko. Pero yung anino niya pang tao, pang babae. Reflex na yung nagawa ko. Buntis si Ate Marie. Ayaw ko siyang itulak. Kaya niyakap ko na lang siya at hinarang ang likod ko. Kinalmot ako o tinuka o kinagat. Basta napasigaw ako sa sakit. Pero ang kasunod ng sigaw ko, putok ng baril.
Tapos kumalma lahat. Pag-angat ko ng tingin, yung head priest, siya yung nagpaputok ng baril. In an instant, nawala yung dalawang ibon. Yung head priest yung nagsara lahat ng bintana. Ginamot nila ako at yung isa pang natuka ng mga ibon, yung ng bato. At ang gabing yun, doon na kami nahiga lahat sa kung saan kami nanood. Nakasara na lahat ng bintana at bukas lahat ng mga ilaw. Hindi kami nakatulog na magkakaibigan. Kasi buong magdamag, kumukulo yung langis sa bote. Kinabukasan maaraw na, yung asawa ni Ate Marie dumating agad. Pagkakwento ni Ate na nangyari, nagpasalamat siya sa akin at sa mga kaibigan ko. Tapos bumalik siya sandali sa kanila. Pagbalik niya, may tig-iisa na kaming langis na magkakaibigan. Alam niyo, hanggat hindi kami nakalalabas ng bayan na yun, kumukulo yung langis sa mga bote.